Arabella was combing her hair while facing the mirror. Nakatitig lang sa kanya si Byron na nakaupo sa paanan ng kama, last night na nila dito sa Italy matapos ang dalawang linggong bakasyon. Tomorrow is their flight back in Manila, bawat araw ay sinulit nila. They make the most out of it. Pakiramdam niya ay bagong kasal sila. Love overshowed in them. Tunay ngang city of love ito. Lahat ng couple na nakasalubong nila ay nag-uumapaw ang saya at pagmamahalan sa mukha ng mga ito. Ang planong second wedding nila ay hindi na naituloy, pinilit na lang niya si Byron na magbakasyon, at ganun na nga ang gulat niyang sa Italy ang destinasyon nila. Noong una ay akala niya nagbibiro lang ito, pero nang ipakita nito ang plane ticket nila ay halos manlaki ang mga mata niya, totoo ngang sa Italy siya nito dadalhin. Nabanggit niya rito noon na isa ang Italy sa mga lugar na gustong puntahan niya, kaya naman sobrang saya niya ng mga sandaling banggitin ni Byron ang plano nito. Kung si Byron lang siguro ang tatanungin ay mas gugustuhin itong manatili rito, he showed her more than what she expected. How she really loves this man, iniisip niya kung meron pang isang bagay na pwede pang makapaghiwalay sa kanila. Sa tingin niya ay wala, they have surpassed everything, mas tumibay ang relasyon nila bilang mag-asawa, and now, she was starting to trust him again. Pakiramdam naman niya ay nagbago at nagsisi ito sa mga nagawa nito sa kanya. Napaigtad siya nang may dumamping mumunting halik sa kanyang balikat, kasabay ng kanyang paglingon ay pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang baywang. This is our last night here, anito sa mababang tono. Tumango lang siya, can we just live here, malungkot na boses nito. Mabilis siyang napatingin rito, natawa ng bahagya sa naging pahayag nito. Tumigil ka nga, aniya, sa totoo lang, gugustuhin niya rin manirahan dito, malayo sa magulong mundo nila sa Maynila, pero hindi naman pwede iyon, naroon ang buhay nila at isa pa ay hindi naman siguradong papayag ang mga magulang nila. Seryoso ako, tayong tatlo nina Jade, he said, then turned his head on her tummy, and our future babies. Tinitigan niya ito mula sa salamin, he was looking at her intently, mababakas sa mukha nito na hindi nga ito nagbibiro. What made you decide on this? He just shrugged his shoulder, parang mas okay dito. Nangunot ang noo niya sa sagot nito, tapos, muli lang siya nitong tinitigan at ngumiti, ngiting hindi umabot sa mga mata nito, his eyes glazed and tila kinurot ang puso niya sa nakikitang ganitong estado ni Byron. May problema ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya. Umiling-iling ito, di ba mahal mo naman ako, anito na tila batang nagpapalambing. Natawa siya, oo naman, he paused, I am your first love, di ba? Sinabi ko na sa'yo yan, ikaw nga, not Toby? Toby, tumango ito, the Tobiano, guy, ano ka ba, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw nga, he was like a brother to me back then, wala akong kapatid remember. Tumango-tango ito na tila batang nasatisfied sa gusto. Pwede na ba tayong matulog, ngumisi ito, no, we will make sure na may pasalubong tayong baby brother or sister kay Jade pagbalik. Nanlaki ang mga mata niya, hinarap siya nito at sinakop ang kanyang mga labi. Okay, I'll be there, kita ni Arabella ang pagsabunot ni Byron sa sariling buhok, tila frustrated na frustrated ito, bakas ang pinaghalong inis at galit. Hey, cheer up, may problema ba? Aniya nang makalapit rito, ibinaba niya ang tasa ng kape sa maliit na lamesita sa may garden sa gilid ng bahay nila. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang makita at maramdaman ang presensya niya. Hindi naman ganoon kalala, nagkaproblema lang sa isang hotel sa Bohol. Umupo siya at tinabihan ito, nakatulala lang ito sa kawalan. Ano raw ang problema, di ko nga rin maintindihan. Sagot nito kapag kwan, I need to be there para ma-check ko personally, yun din ang sabi ng foreman. Medyo nalungkot siya roon, pero ayaw naman niyang makadagdag sa problema nito kaya naman nilakipan niya ng matamis ng ngiti ang lungkot na lumukab sa kanya. Ilang araw ka roon, tanong niya, 2 to 3 days lang siguro, di ko rin naman kaya na matagal na hindi kayo makita. Doon ay napangiti na siya ng tuluyan, sige. Basta tawagan mo lang kami, huwag ka masyadong pa-stress, ha? Oo, kailan ang alis mo? Baka mamayang hapon na para bukas diretso sa opisina at mabilis maresolba kung anuman ang problema. Okay, halika na, maya-maya ay saad nito, saan tak ang tanong niya? Sa kwarto, bumuo na tayo uli, ngisi nito sa kanya.
Inirapan niya ito, unahin mo muna yung problema sa site sa Bohol bago ito, nandito lang naman ako, di naman ako mawawala. Nag-try kasi siyang mag-pregnancy test noong isang linggo, ngunit kinadismaya nilang negative ang resulta, he even insisted na patingin siya sa OB to make sure pero kinontra na niya yon. Mukhang hindi pa oras para magka-baby uli sila, halos isang buwan pa man din ang hinintay nila. Natawa ito ng malakas, bakit wala, hindi ko naman kasi expect na sasabihin mo yan, bawi ka pag uwi ko, anitong nanunudyo ang tinig. Kinurot niya ito sa tagiliran, natawa na rin siya, oo na. Alright, mag-aayos na rin ako ng gamit, then pasyal muna natin ang baby bago ako pumuntang airport, baka biglang magtampo yun. Daddy, sabi mo 2 days ka lang dyan, oo nga, baby, kaya lang di pwedeng umuwi si daddy ngayon. Nakikinig lang si Arabella sa usapan ng mag-ama, nasa Bohol na naman si Byron, kung nung isang buwan ay 2 o 3 araw lang ito naglalagi roon. Ngayon ay nag-abiso ito na 1 linggo itong mawawala. Bakit nga, may problema dito sa work, ganun ba, malungkot na malungkot ang tinig nito. Sa loob kasi ng 1 buwan ay 2 beses tumutungo si Byron sa Bohol, monitoring daw sa hotel na pinapatayo ng kumpanya nila sa Bohol. Akala nga niya noong unang punta nito roon ay agad masusolusyonan ang problema, pero mukhang hindi ganoon ang nangyari dahil kinailangan pa nitong magpabalik-balik. Sorry, baby, kita niya ang hapong-hapong mukha ni Byron, tila pasan nito ang daigdig, mukhang hindi rin naman kasi nito gustong manatili roon. Huwag ka nang umiyak, uuwi rin naman siya agad, ilang tulog na lang, aniya sa bata, pilit pinapalubag ang loob nito. Tumingin sa kanya si Byron, naka-Skype call kasi sila. Binigyan siya nito ng mapangunawang ngiti at titig, he mouthed, thank you. She just nodded and smiled at him, kung may maitutulong lang talaga siya rito. Kinabukasan ay dumalaw ang mga magulang ni Byron sa bahay nila, tuwang-tuwa naman si Jade dahil mukhang na-miss nito ang mga ito. Oh, nasan si Byron? Eduardo asked, tumigil siya sa paghahanda ng merienda at binalingan ang ama ni Byron. Nasa Bohol po, Dad, mukhang malaki ang problema sa 1 hotel niyo roon, last month pa pabalik-balik si Byron doon. Nagsalubong ang kilay ng matanda, wala namang nabanggit sakin si Byron, he said, clueless. Wala pong nabanggit, he shrugged, wala naman, maya-maya ay pumelatak ito, baka ayaw akong estrace si ng batang yun, sige, tatawagan ko mamaya, kukumustahin ko lang, wala rin akong babanggitin na nasabi mo ang tungkol sa bagay na yan. Sige po, yutol niyang saad, bigla kasi ay binundol siya ng kaba, di niya maaari kung saan nagmumula. Pagtitiwala, Leon agad ang sumagi sa isip niya, kailangan niyang pagkatiwalaan si Byron, mukhang tama rin naman kasi ang ama nito. Baka ayaw lang nitong malaman na nagkaproblema sa Bohol kaya hindi na ito nagbanggit sa huli. Pero kasi, kung malala iyon, hindi ba dapat humingi na ng tulong si Byron? Pride ba ang umiiral sa asawa niya dahil ito na ang bagong CEO at kailangang maresolba nito iyon ng mag-isa lang? Biglang sumagi sa isip niya ang mukha nito kagabi. Mabilis niyang pinalis sa isip ang pagdududa, he was working in there, walang anumang dahilan. Nagring ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Si Geneva ang nakarehistrong caller, she excused herself to her in-laws and picked up the call. Hello, Ania, Arabella, mababa ang tono ng boses nito. Napatawag ka, matagal bago sumagot ang nasa kabilang linya. Muli na namang binundol ng kaba ang dibdib niya, Geneva, ulit niya. Nasa bahay niyo ba si Byron, she asked, sa tono ng boses nito ay tila umaasang sasagot siya ng oo. Wala, napasinghap ito na nagpadagdag lalo ng kaba niya. Don't tell me nasa Bohol rin siya. Nanginig ang kalamnan niya. Diretsuhin mo na ako, Geneva, anong mayroon at tinatanong mo siya, Arabella, malungkot ang tinig nito, I'm sorry, pero kasi kaibigan kita. Geneva, ano ba, sabihin mo na, tumaas na ang boses niya, patuloy pa rin ang panginginig niya, hindi niya namalaya na tumutulo na ang luha niya, please, aniyang nagmamakaawa. Garalgal na ang boses ng kaibigan bago muling nagsalita, mga salitang papatay pala sa kanya. I saw him here, he's with Heidi, and putol nito, I think Heidi is pregnant, nakaalalay pa nga si Byron sa kanya. With what she heard, everything went black, kasabay noon ang pagkadurog na nang tuluyan ng puso niya.
In just a snap of finger, lahat ng binuo ni Arabella ay tila gusaling bigla na lang gumuho. How could Byron go this far? Talaga bang gustong-gusto nitong niloloko siya? Hindi niya na maintindihan ang mga nangyayari. Akala niya ay nalagpasan na nila ang lahat when they were in Italy. Gusto nitong doon na sila tumira. He even told her for God knows how many times that he loved her so much. Pero bakit malalaman niyang magkasama ang mga ito sa Bohol ngayon? Natawa siya bigla, tawang walang kabuhay-buhay. Unti-unting pumatak muli ang kanyang mga luha habang bumabalot ang sakit sa kanyang buong sistema. Nasasaktan siyang isiping ipinapakita at ipinaparamdam sa kanya ni Byron na mahal siya nito. Pero ang totoo, ay upang mapagtakpan lang nito ang mga kalokohan nitong ginagawa. Hindi niya sukat akalain na haantong sila rito, akala pa man din niya ay ayos na ang lahat. Pero simula lang pala, pinatikim lang pala sa kanya ang maigsing panahon na akala niya ay siya na ang nagtagumpay, that she finally got rid of the mistress. Heidi, nai-imagine niya ang mga ito na masayang magkasama ngayon, nagtatawanan habang siya ay miserable, maybe, nagpaplano para sa future, funny, that she will no longer part of Byron's future, yung ipinangako nitong, till death do us part, ay mukhang sa iba na mapupunta. Mommy, napahikbi na lang siya nang marinig ang malamyus na boses ng kanyang anak. Jade, tawag niya rito, agad niyang niyakap ang anak. Hindi lang siya ang masasaktan sa nalaman kung hindi pati na rin ang anak niya, at mas lalong titindi ang sakit sa puso niya kapag nakita niya itong nasasaktan. Gagawin niya ang lahat upang hindi mangyari iyon. She'll do everything, kahit pa ang isugal niya ang sariling buhay. Sana lang mapatawad siya ng kanyang anak, dahil ginawa naman niya ang lahat, pero hanggang doon na lang siguro ang laban niya. Dahil kahit anong pilit at pagbabago ang gawin niya sa sarili ay hindi na rin naman maitatatwang mayroon ng bagong pamilyang kinakasama si Byron. Bakit po kayo nagkakry? Tanong nitong inosente. Umiling siya, pilit pinipigilan ang umalpas muli ang kanyang hikbi. Hindi niya kayang sabihin sa anak, wala, masaya lang si mommy. May masaya po bang umiiyak? Oo, kaya nga may tinatawag na tears of joy, di ba? Ay, oo nga po pala, natawa pa ito sa kanya. Arabella, sigurado ka ba? Nag-alalang tanong kay Arabella ni Geneva. Huminga ng malalim si Arabella, buong buo ang loob niyang pumunta sa Bohol upang siya mismo ang makasaksi sa kataksilan ng kanyang asawa at kaibigan. Iniwan niya ang kanyang anak sa mga magulang niya, kung ano-anong kasinungalingan pa ang pinagtagpi-tagpi niya para lang hindi na magtanong ang mga ito. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Tila hindi na siya sigurado kung tama ba ang gagawin niya o kung para saan pa ito. Oo, matatag niyang sagot dito, ako na mismo ang magpapakita sa kanila para matapos na rin itong tago-taguan naming laro. Malungkot siyang tinitigan ni Geneva, bago niya ibinaba ang tawag nito noong isang araw ay pinakiusapan niya itong sundan ang dalawa, malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan at sinamahan pa siya nito ngayon, na dapat ay kasalukuyang nagsasaya sa piling ng pamilya nito. Kasalukuyang nagbabakasyon kasi ang pamilya nito sa Bohol, dumalo na rin kasi ang mga ito sa golden wedding anniversary ng mga in-laws ni Geneva. Marahang tango lang ang iginawad nito sa kanya, ngumiti siya ng mapait dito bago tuluyang bumaba sa kotseng kinalululan nila. Bawat hakbang niya palapit sa bahay na sinabi ni Geneva ay tila may kamay na humihigpit ang kapit sa kanyang puso, nahihirapan siyang huminga. Nakaharap siya ngayon sa isang bahay na hindi naman ganoon kalaki pero hindi rin naman ganoon kaliit. Tamang-tama para sa isang maliit na pamilya, bigla ay sumikdo na naman ang sakit sa dibdib niya, ang hirap tanggapin na ang ilang taong pagsasama nila ay matutuldo ka na. Nag-doorbell siya, hindi niya sigurado kung may tao, aminin man niya o hindi ay umaasa siyang sana nagkamali lang ang kaibigan niya. Pero ang konting pag-asang iyon ay nawala nang bumukas ang pinto sa pangalawang pag-doorbell niya. Kita niya ang gulat sa mga mata nito nang makita siya, hindi siguro sukat akalain na matutunton niya ang kinaroonan nito sa Bohol. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata, hindi nagkamali ang kaibigan dahil kitang-kita niya kung paano pa nakangiting papalabas ng pinto ang malanding si Heidi. Pumatak ang mga luha niyang muling humarap kay Byron na tila natuklaw ng ahas na nakatingin sa kanya ngayon. Byron, mahinang osel niya, tuluyan nang kumawala ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Akala niya ay wala nang isasakit pa ang naramdaman niya noong isang araw, ngunit katiting lang pala yon.
Dahil pakiramdam niya ngayon ay unti-unti na siyang pinapatay. Bakit? Tanong niyang balot na balot ng sakit. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga punyal na sumasaksak sa durog na niyang puso. Hindi na niya kailangan magtanong kung sino ang ama, dahil sinong lalaking may asawa ang titira sa isang bahay kasama ang babaeng buntis. Bago pa siya tuluyang panghinaan ay mag-asawang sampal na ang ibinigay nito kay Byron. Minura niya ito, ito ang unang beses niyang nagmura, kaya hindi na siya magtataka kung bakit tila natood bigla si Byron. Arabella, magpapaliwanag ako, aligagang saad ni Byron sa kanya. Akma siya nitong lalapitan pero itinaas niya lang ang nanginginig na kamay, wag na wag mo akong hahawakan o lalapitan, nanginginig din ang kanyang buong katawan, nakakadiri kayo. Nakakadiri kayo, paulit-ulit niyang sinabi iyon, tila anumang oras ay mawawalan siya ng hangin sa baga dahil hingal na hingal siya. Wala siyang narinig na kahit ano sa dalawa kaya nagpatuloy siya. Akala ko okay na ang lahat, Byron, akala ko nabawi na kita, marahas niyang pinunasan ang mga luhang pilit ko makawala, akala lang pala ang lahat. Nalipat ang tingin niya kay Heidi na ngayon ay mataman lang na nakatitig sa kanila ni Byron. Gustong gusto niyang alisin ang ngising aso sa lobby ni Heidi pero pilit niyang kinakalma ang sarili, buntis ito at baka may mangyari pang masama sa bata, walang kinalaman ang bata sa nangyayari sa kanila. Arabella, please, nagmamakaawa ako, nag-angat siya ng tingin kay Byron na ngayon ay umiiyak na, kitang-kita niya ang pagmamakaawa nito sa mukha, pero lalo lang sumikdo ang galit na kanyang nararamdaman, dahil minsan na siyang nagpakatanga pero ilang ulit pa rin siyang ginagawang tanga nito. Pero tama na, hanggang doon na lang ang katangahang ito, hinding-hindi na siya madadala sa sinasabi nito. Akala niya ay matibay na ang pundasyon nila, akala niya ay wala nang pwedeng sumira sa pamilya, akala niya ay wala nang dahilan para bumitaw siya, pero hindi pa pala tapos ang tadhana, mayroon pa pala itong natitirang alas. Kung hindi ba naman siya tanga, hindi niya naisip na pwedeng mangyari ito, kaya ganoon na lang kasakit ang lahat kasi hindi niya napaghandaan ito. Masaya ba? Punong tatag na tanong niya sa dalawa, o baka naman masarap ba? Tumawa siya ng malutong, tawang nang iinsulto, o mas tamang itanong ay kung may insulto pa ba ang mga demonyo sa harapan niya. Makinig ka muna sakin, sweetheart, please. Akma muli siyang hahawakan ni Byron ay napaurong na lang siya bigla. Isang sampal muli ang pinadapo niya sa mukha ni Byron. Sweetheart, sigaw niya rito, nang inag muli ang buong katawan niya. Sweetheart, naririnig mo ba ang sarili mo, Byron? Naririnig mo ba? Ha, makapal ba talaga ang mukha mo na tawagin akong sweetheart sa harap pa ng kabit mong inanakan mo? Tumingin siya kay Heidi. At ikaw, dinuro niya ito. Anong pakiramdam na tawagin akong sweetheart sa harap mo? Nakabit ka lang talaga? Na isa ka lang talagang ahas na nakawala sa gubat? Ngumisi siya, ganyan nga, maramdaman mo man lang ang kahihiyan sa ginawa niyo. Ang ngisi sa mukha nito ay mabilis na paalis, ganyan nga, maramdaman mong kabit ka lang. Sa Maynila, basag niya sa katahimikang namutawi, tumingin siya kay Byron, bumalik kayo ng Maynila kasama ang kabit mo, mag-usap-usap tayo, dahil kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo, Leon ay kung tila may nagbara sa kanyang lalamunan, mahalaga ba at mahal mo talaga si Jade, para kay Jade, gawin mo ang sinasabi ko. Kita niya ang sakit na lumatay sa mga mata nito, kung gayon mahal pa rin ito ang anak nila, kahit si Jade lang ay huwag na nitong pagkaitan ng pagmamahal ni Byron. Tatalikod na sana siya pero may naalala siyang gawin bigla, hindi naman pwedeng wala man lang matanggap sa kanya ang ahas sa harap niya. Lumapit siya kay Heidi, bahagya pa itong napaatras sa kanyang inasta. Napapitlag ito nang hawakan niya ang umbok nitong tiyan at marahan nitong hinagod ng kanyang kamay. Lumaki ka sanang dito tulad sa ama at ina mo, mga demonyo, walang hiya kayo, mabilis na lumayo sa kanya si Heidi, anyway, ngumiti siya rito, isang malutong na sampal ang iginawad niya sa dating kaibigan, congratulations pala bago ko makalimutan, iyon lang at tinalikuran na niya ang mga ito, agad siyang yumakap kay Geneva pagkapasok niya sa kotse nito kasabay ng kanyang mahihinang hikbi, mga demonyo.